TLC, the drama special, interactive. Interactive. Involve ka dito. Hindi mahalaga sa akin kung sino man siya. Ang mahalaga ay mahal ko siya. Ang mga babaeng katulad niya, eh sex lang ang hanap sa mga lalaki. Wala silang alam sa salitang pag-ibig. Ikaw ba? May alam ka ba sa salitang yan? Dali, wala kang alam sa salitang pag-ibig. Kasi makasarili ka! How dare you, Emin! Tapos na ang kalokohang ito, Dali! Walang engagement na magaganap, and that's final! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Interactive. Involve ka dito. Hello, we! Luzon, Visayas, Mindanao! Mariba na nga po mula po sa Love Radio Manila ang DJ na may K, Christine Dara. Mula naman po sa Yes FM Manila ang DJ po na may T, Tanya Janita. Na magbibigay solusyon. Pwede ko solusyon. Isang upang drama isang upang yakan. Isang upang yamutan. Kapag kalauna na drama na! Isang hayaing Tuesday sa inyo kapwa! Bawal maging juicy ngayong araw ng Tuesday. Pag juicy ka, sigurado malalaos ka mapag iiwanan ka. Ayan tayo eh. Yan. Tama! Tama! Diba? Pag masyado kang mapihikan, magugutom ka. Correct. Sa pagkain. Kapag pihikan ka sa lalaki, tatandang dalaga tama. Ka. Tama. Pag pihikan ka sa pera, gusto mo bago, tanga ka. Kami correct. Nga, eh, kahit purit-purit, pinapatos namin. Tama. Eh, diba? O diba, maging choosy according sa ganda. Ganun lang yon. Bye. So, may ganun eh, no? So, tayo pala, dapat pala choosy tayo. Ayan tayo eh. Pero hindi eh, iba kasi tayo eh. Alipin tayo ng salapi. Tama. Diba? Oo. Anyway, Mama Tanya, eto ah, maganda yung pag-uusapan natin ngayong araw ng Tuesday kasing ganda ng kahapon. Yes. O, diba kung kahapon, bongga ang revelation. Grabe, lunes na lunes. Eh, diba? Pinapainit ang ulo natin. At talaga nga naman yung mga reaction natin, mga kabisyo, talaga nga naman merong nag-private message pa, hina-high blood ako, Christine Dera, may mga ganong pahabol Oo nga, sa Viber din, dami nagagalit sa akin. Eh, hindi naman bakit ako ikaw? Yun. Sa akin kayo galit eh. Bakit ikaw? Ano kinalaman mo doon? Tayo na nga sumakit yung brain cells, mag-advise dyan kay Yamila. O, diba? Anyway, ito na nga, maganda nga yung quote natin for today. Kaya simulan na po natin nang tayo po ay makarami. Ito ang ating quote for today! Yeah, kahit... Ay, sorry. Kapag kumakanta ako, bigla kong maano. Kasi ba maikli lang dapat, hindi yun mahaba. Eh, nag-i-enjoy ako eh. Ang ganda nung tog-tog eh. Hindi, yun na lang. Parang ano lang yan eh, yung ano yung sinasayaw ni Lola ni Dora. Ha? Ano yung... Hindi, si Dora. Mambo. With the dessert. Mambo number 5. Ay, hindi pala. Si Dora pala. Si dessert. Si dessert. Oo. What you go? Dessert. Ayan nga. Ulit. Kahit madilim o madumi ang iyong nakaraan, kung mahal ka, hindi ka iiwanan. Ay, talaga nga naman. Ang sakit, tama oh sa puso. Oh my gulay, to the maximum gulay. Kaso, nagtataka ka nung nalaman niyang ang dami mo nang naging jowa, iniwanan ka, hindi ka pala mahal. Ay, 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 sis Bumbay. O, dali na, babe, kung mag-comment ka na, ha? Alam mo na yan, number one, mag-comment ka lamang po sa quotes na ipinost po namin sa Love Radio Facebook fanpage or Yes FM Facebook fanpage. Pagkatapos mo mag-comment, mag-send ka na rin ng VMO voice message po para nang sa ganun, marami ho tayo mag-uusap-usap dito, hindi lang ho kami ng kami, diba? Correct. Yes FM Manila Facebook or Love Radio Manila Facebook, send na ng voice message para hayahan. Kinakailangan po na meron kang Facebook Messenger para ikaw ay makapag-send po ng yes. iyong voice message. At pwede ka rin mag-send ng iyong reaction. Hindi po voice message siya, reaction lamang po sa Viber po namin. May nagtatanong kanina, nag-PM. Ano nga po ulit yung number mo? Sige eto na. Po, eto po yung number po ni Christine Dera po. Ha po? Ang number ko po, 0917-841-3951. 0917-841-3951.
Juan habang humihikab si Tanya. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Si Tanya Chinita naman po ang aking number, 0915-2878-000. At umpisahan na nga natin ang hashtag mo lang sa Twitter, ah. Yes. JLCTDS Interactive. Ipatrenda natin yan. Talunin natin yung 25.3 million ng Eat Bulaga 3 ba yun? 23 point plus. Kahit 25 lang, okay na kami. Oh. Kahit yung point nga lang. Yung point okay lang kahit hindi eh. Yung ano, negative decimal. Yung decimal point move to the left. Ay. Sabi dito sa Viber, totoo yan, gandang Christine. Yung kayang tanggapin kahit paano nakaraan mo. Sabi nga nila, nobody's perfect. At ang pagkakamali, yan ang nagpapatatag sa isang tao. Nobody, nobody's perfect. Nobody, nobody's perfect. Nobody's perfect. Ipaglalaban ko. Na naman ang layo ng sayo. Bakit? Mash up. Sabi ni Emski sa Viber, kung mahal ka talaga, kahit ano ka pa, tatanggapin. Dahil kung minahal ka man, dahil kailangan ka niya, pwes, iwanan mo na lang dahil mga ganong tao ay maganda, hindi maganda ang hangarin niya sa'yo. Tama. Correct. Corrected by. Sabi naman dito, wait lang. Sa Viber, wag, ano to? Teka lang, parang wala pa namang story, pero parang may reaction na siya. Baka nag-research siya. Sabi dito, huwag ka na sana pumasok pa sa buhay niya kung iiwan mo rin lang ng dahil sa nakaraan niya. Hindi pagmamahal ang tawag doon. Ang tawag doon, kababawan. Huwag kang tumawag kung sino ka man. Mamaya na. Pag totoong mahal ka ng isang tao, tanggap ka niya kahit sino o ano pa man ang nakaraan mo. Handa siyang dumamay at tumulong sa'yo para kalimutan ang kung anong madilim na nakaraan mo. Na kahit anong mangyari, hindi ka niya iiwan. Maging totoo lang, yes, sa ating mga sarili. Sa bawat madilim ay may katapat lagi na liwanag. Sabi yan ni Darling Yonke sa Viber. Si Darling. Darling! Na may mess na kita, Darling! Darling! Vanessa. Sabi ni Vanessa Edu sa Yes FM Manila Facebook, mm-hmm, yun ang totoong nagmahal. Natanggap ka niya sa kabila ng mga nakaraan mo. Malimit ka lang makatagpo ng true kung magmahal sa panahong ito, Ate Tanya. Eh, ba't ako? Ikaw na naman eh. Sabi naman dito ni Darlene Lee sa Facebook. Ang daming Darlene ay Darlene. Darling naman yung kanina. Si Darlene, yes, sweetheart. Si Darlene. Honey, my love, so sweet. Wow, laks ito, mga April. Ito, pangalan na talaga to, Darlene. Uh-huh. Darlene Lee sa Facebook po. Oo, sana hindi lang sa una katanggap. Tapos, pag nag-asawa na sa'yo, biglang i-open up yung past mo. Acceptance lang kung talagang mahal ka. Nakikinig kami ngayon ng Love Radio dito sa Hong Kong. Love Radio number one pa more. Salamat. Thank you, ah. Sabi naman sa Viber, number lang, pero basahin natin. Girl. Ganda niya, kung mahal mo siya ng lubos, dapat kung ano man, tanggapin para hayahay ang buhay. Kasi huwag ka na lang papasok sa buhay niya kung hindi mo siya tanggap. Past is past kung true love ang maramdaman mo. From Angie ng Taguig. Thank correct! You, Angie. O, diba? Yun ang sinasabi ko sa inyo, eh. Ay, galit agad. Galit ka. Wala pa nga galit agad. Sabi naman dito ni Anna May Cresine Pantoja sa Facebook. Uh-huh. Tama nga naman po, hindi naman basehan ng nakaraan ng isang tao kung sino siya at kung paano siya magmahal sa kasalukuyang panahon. Yun lang po. Thank you! Oy, birthday daw ni Denmar Hulaton, Team Kristan, ah. Denmar Hulaton, happy birthday to you! Nakain tayo ng VM mula kay Paula Kyle Bong. Paula! Paula! Ay, kumusta niya? Tama po. Ano man po ang mabait o masakit na nakaraan? Maingay. Oo nga eh. Maraming alingas-ngas. Oo. Ito lang si Mark Argel Cadiz. Hi po, Mama Tanya. Opo, naniniwala po ako na pagmahal ka talaga ng isang tao, lahat ng past mo, madilim o madumi man to, tatanggapin niya. Kasi ganun ka-powerful ang pangmamahal ng isang tao. Lahat ng yun mabubura sa isip mo. Hindi man basta-basta, pero pag maramdaman mo yung tunay na pagmamahal, parang wala na lang sa'yo yun. Yes. Correct! Saka kung mahal ka talaga, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, tama. Kasi mahal na mahal ka niya. Yes. Yun lang po, pamatanya. Ba't nga ganun, no? Kahit gano'n ka sa maugali. Gulo-gulo mo, di pa siya tapos magsalita! Parang ikaw lang ginagaya lang kita, no? Wawa! Ano yan?
Wala na, ayoko na, pahiya na. Ay, nagtampo agad ah. Ang galing, matanda. Ang galing-galing mo ni Sabado. Thank you. Grabe. Sa ano, sa Shell Bike Fair. Ah, kala grabe. Ko naman. Ba't saan ba? Saan ka ba ni Sabado? Sa simbahan. Ay, rumak. Bakit? Ano yan? Bakit? Hindi, ano yung sabi mo? Wala, sabi ko sana ako magaling. Thank you. Mana sa'yo, syempre. Mana ka sa'kin, mana ko sa'yo. Noong Sabado po, FYI, nag-perform po si Tanya Chinita sa Shell Bike Fair sa saan ba yun? Wala ko siya. Sa Pilinvest. Yung mga kalalakihan, paglabas si Tanya, palibasa, naka-short-shorts. Tsaka nagtilian, may nagtilian. Oo. Mga lalaki nagtilian. Ano ito? Na-confuse ako. Oo. Di, grabe. Ano ba talaga nanginginis ka? Pero mamataan niya, grabe talaga ang galing mo doon. I'm thank so proud you. Of thank you. Maganda yung mga kung... itinuro ko sa'yo. Yes. Maganda alam yan. Alam mo naman, sa iyo ko lahat nakuha na adapt yun. Ayan tayo oo. Eh. Magbulahan tayo. Tama. Ganyan naman talaga dapat ang magkakaibigan. Correct. Supports. Supports. Support and plastika. Buisep! Ito na si Cian Michael San Diego. Pasok. Zian. Tama, Miss Kay. Kahit na gaano kadilim ang nakaraan mo, basta mahal ka ng isang tao, tatanggapin ka nito. At kahit na anong estado ng buhay mo. Ano? Basta, mamahalin ka. Kahit anong estado ng buhay, tama. Correct. Anyway, ano nga kaya magiging takbo ng drama natin for today? Excited na akong mapakinggan. Excited ka na ba? I'm so excited. Yes. I cannot hide it. I'm so excited. Ooh. But I just can't hide. Yeah, come on. Ah. Ay, ano yun? Bibi na po si Lovi Maria Morena ng Yes FM Manila. Ito naman si Emil. Diego Bandido po ng Love Radio Manila. Ilang Jen, Rakitera ng Love Radio Manila. Si Ed. Si Bruno po ng Yes FM Manila. Si Renz Rico Panyero, Yes FM Manila. Di ko kayang tanggapin! Sperano yan eh. Ay, hindi pala yun. Iba yun. Mother, bisihista po ng Yes FM Manila. At si Jolly Ricajera ng Yes FM Manila. Ito po ay mula sa direksyon ni Diego Bandido. Kaya simulan na nga po natin ang kwentuhan, chismisan sa buhay po ni Lovi. Dito yan sa TLC The Drama Special Interactive Involved ka dito. Yan na. Jen! Babes! Sino yung babaeng yun? Oo nga, Jane. Sino ba yun, ha? Grabe sa ganda, ha? Ah, si Lovi yan. Teka, ha? Lovi! Lovi! Lika dito, dali! Oh, Jen! Bakit? Oh! Hi, boys! Hi! Maupo ka dito, babe. Tama, Ed. May ka-table ka na. Hindi ko siya iti-table. Huh? Kaya ako pinalapit ang magandang dilag na to kasi may naisip kasi akong plano. Ano naman yun, pare? Teka, Renz. Ano nga ulit ang pangalan mo, miss? I'm Lovi. Bakit, baby boy? Renz, pansin mo ba? Perfect na perfect siya kay paring Emen. Oo, oh, pare. Pwedeng-pwede. Sandali lang, boys. Sino ba yan si Emen? Tropa namin yon. Ex-seminarian. 25 years old. Virgin. Talaga? Sa edad niyang yun? Ay, aba, Lovi. Akalain mong may virgin pa palang 25 years old? So, paano naman ako naging perfect sa kaibigan nyo? Well, kukunin namin ni Renz ang servisyo mo, Lovi. Para kay Emen. Ang gagawin mo lang eh, binyagan ang kaibigan namin. Sandali, Ed. Bakit kailangan mo pang takpan ng dalawang kamay mo yung mata ko? Renz, ano ba itong surpresa niyo sa akin, ha?
Eto, eto ang sorpresa namin sa'yo, pare. Taran! Surprise! Hi, babe! Wait, anong ibig sabihin nito? Ed! Renz! Yan ang regalo namin ni paring Ed sa'yo. Mag-enjoy ka, pare! Ang hot nga! Sige na, men! Iiwanan ka na namin. Enjoy the night. Dara, Renz! Lumabas na tayo sa kwarto. Umba, umba! Wait, wait! Ed! Renz! Hayaan na natin sila, baby boy. Solong-solo na natin tong kwarto. Babe, enjoyin na lang natin tong gabi. Pasensya na, miss, pero hindi. Bakit naman hindi? Hindi ka ba nagkagandahan sa akin? Hindi ko ba nagiinit sa katawan ko? Sorry talaga, miss. Bakit ayaw mo sa akin, babe? Siguro Becky ka, no? I'm not a gay, miss. Kung ganon, eh bakit hindi mo ko romansahin? Don't worry, babe. Nabayaran na ako ng mga friends mo. Kaya libreng-libre ka ng magpakasaya kasama ako. Miss, pasensya ka na. Pero walang sex na mangyayari sa atin. Hindi ko gawain magbayad at gumamit ng babae para lang magparaos. Bakit? Mas gusto mo ba ng sariling sikap? Mali. Malaki ang respeto ko sa'yo, miss. Kaya sige na. Magbihis ka na. Magbihis ka na ulit ng damit mo at umuwi ka na sa inyo. Maupo ka, Amin. May sasabihin ako sa'yo. Bakit po, ma? Ilang taon ka na, anak? 25. Why? Ano na ba ang plano mo sa buhay? Simula kasi nung lumabas ka sa seminaryo ay hindi na kita natanong. You know what, ma? I'm still enjoying my life as a bachelor. Wala ka bang balak na magkapamilya? Siyempre, meron po. Pero may tamang panahon po para dyan. Nako, matanda na ako, Amin. Gusto ko, bago ako mamatay, ay makita ko ang mga apo ko sa'yo. Ang gusto ko, mag-asawa ka na ngayon. What? Ma naman. Gusto kong maikasal ka na bago matapos ang taon na to. Ang totoo niyan, ako na mismo ang nagpe-prepare ng magiging engagement mo. Teka, ma. Kanino po ninyo ako ipapakasal? Kay Dali! Arranged marriage sa panahon ngayon? Wow, that's ridiculous. Hindi ako magpapakasal kay Dali. Magpapakasal ako sa tamang panahon at sa tamang tao. What should I do? Para mapigilan si Mama sa mga plano niya. Sorry po. Hindi ko po sinasadya. Amin? Kilala mo ako? Wait. Ikaw yung babae nung last Monday night? Oo, ako nga. So, kamusta naman, Amin? Well, I'm fine. Ikaw, anong ginagawa mo dito sa mall? Sinong kasama mo? Well, mag-isa lang ako. As usual, nagtatrabaho ako. Nagtatrabaho ka rin dito? Anong work? Sales lady? What? Sales lady? Sales lady ng Aliyo? Huh? Bakit naman nagulat ka? Hindi mo ba alam na kahit mga malls pinapasok ng prostitution? Napaka-inosente mo naman kung hindi mo pa alam yun. Maybe. I'm a little bit innocent about things. Anyway, what's your name? Lovi. Bale, Lovi Lynn talaga ang real name ko. By the way, saang seminaryo ka ba galing at napaka-inglisero mo? Nag-no-split tuloy ako sa'yo. Well, I grew up in States, kaya ganito ako. Okay. Hindi naman siguro masyadong istorbo sa work mo kung i-invite kitang mag-coffee muna doon. Pwede ba? Of course! Pwedeng-pwede mo ako i-table.
ba? Kanina ka pa busy dyan sa Android phone mo, ha? Anong ginagawa mo? Nagka-Candy Crush o nagsi-COC? Nagva-Viber ako. At sino naman ang ka-Viber mo, ha? Si Emin. Emin? Teka, yun yung tropa ni na Ed at Renz na 25-year-old virgin, di ba? Oo. Alam mo ba, Jen? Close na kami. Kaya pala may kakaibang spark sa mga mata mo. Eh, teka. Close friends lang ba kayo o may something nang nabubuo sa inyo? Close friends lang kami, Jen. Pero gusto mo siya, di ba? Ha? Ano? Umamin ka na, girl! Nagkakagusto ka dyan sa Emin na yan! Tama ka. Mukhang in love yata ako sa kanya. Kaso, mukhang hindi naman siya magkakagusto sa akin. At bakit naman hindi? Siyempre, pokpok ako. Siya naman, napaka-disenteng lalaki. Ay, ano ngayon kung prosti ka? Wala ka na bang karapatang magmahal? Wala ka na bang kakayahang magmahal ng tapat? Malabong magkagusto sa akin si Emin, Jen. Ay, nako. Huwag kang magsalita ng tapos, girl. Malay mo, magkagusto din siya sa'yo. Ay, sana nga, Jen. At kung sakaling mamahalin din niya ako, magbabago na ako. Promise. Dolly, Emin, all set na ang engagement niyo sa susunod na linggo. Talaga po, tita? Oo, Dolly. Ngayon pa lang eh, kinokongratulate ko na kayong dalawa. Ma, I'm not marrying Dolly. Anong sabi mo, anak? Emino, hindi pwede ang gusto mo. Emin, ngayon pa tayo aatras? All set na ang lahat. Hindi pa tayo kasal, Dolly. Kaya pwede pa akong umatras anytime. At bakit ka naman aatras, ha, Emin? Ma, hindi ko pakakasalan si Dolly because I'm not in love with her. Hindi niyo po ba naiintindihan yun? Magiging mabuting asawa si Dolly sa'yo. Siya ang mabibigay ng direksyon sa buhay mo, Emin. Anak, matututunan mo rin na mahalin si Dolly. And I promise, Emin, na magiging mabuting asawa ko sa'yo. No! Hindi kita pakakasalan, Dolly, and that's final. Hindi! Ako pa rin ang masusunod. Pakakasalan mo si Dolly sa ayaw o sa gusto mo. Ma, I can't. Pero bakit, Emin? Bakit ayaw mo sa akin? I can't marry you, Dolly, because I'm in love with someone else. Emin, marami ka nang naiinom. Uy, tama na yan. No. Huwag mo akong pigilan, Lovie, ah. Ay, nako. Bakit ka ba kasi naglalasing, ha? May problema ka ba? Baka naman matulungan kita. Lovie, ikakasal na ako. Ha? Ganun ba? Congrats kung ganun. No. No. Huwag mo akong i-congratulate. Hindi ko gusto to. Alam mo, arrangement lang ang lahat kaya ako ikakasal. I guess, hindi mo mahal yung babae. Kaya ka nagkakaganyan. Oo. Tama ka. Hindi ko siya mahal. At kahit kailan, hindi ko siya mamahalin. Lovie, I'm in love with someone else. Kung ganun, paglaban mo kung ano yung nararamdaman mo. Huwag kang magpakasal sa taong hindi mo mahal. But knowing my mother, she's so authoritarian. Gusto niya palagi siyang nasusunod. Huwag kang matakot na ipaglaban ang sarili mo. Buhay mo na kasi ang nakasalalay dito, Emin. Alam mo ba, Lovie, kung kanino ako in love? Kanino? Sa Ay! Ay! Ayan!
Sumuka ka na! Marami ka na talagang nainom! Tama na yan! Ihatid na kita sa condo unit mo. Nandito na tayo sa unit mo, I mean. Lobby. Ihiga na kita sa sofa. Ayan. Teka, papalitan ko na lang yung damit mo. Lobby, sandali. Dito ka muna. Bakit, I mean? Alam mo ba kung kanino ako in love? Kanino ba? Sa'yo. I'm in love with you, Lobby. Lasing ka na, Emin. Magpahinga ka na. Teka, ikukuha na kita ng damit. Lobby. Emin! Bakit mo ako hinahalikan? Siyempre, mahal kita, Lobby. Lobby, please. Halikan mo din ako. Emin! Alam ko, mahal mo din ako. So please, kiss me. Emin. Tama ka. Mahal din kita. Paligayahin mo, Lobby. Pero, virgin ka pa, diba? I'll be happy na isuko sa iyo ang virginity ko. Kanina ka pa pagising dyan? Yup. Kanina pa nga kita pinagmamasdan eh. Ikaw talaga. Kanina mo pa pala ako pinagpapantasyahan. You know what, Lobby? You made me realize na masaya pala yung feeling na kapag katabi mo sa iisang kama ang taong mahal mo. Talaga bang mahal mo ko, Emin? Why? Nagdududa ka ba sa pagmamahal ko sa'yo? Hindi sa nagdududa ako. Kaso, I mean, mamahalin mo ang isang tulad ko? Oo. Bakit naman hindi? Prosti ako, I mean. Babaeng mababa ang lipad. O, ano ngayon kung ganyan ka? I don't care. Lovi, gusto kong panagutan yung nangyari sa atin. I want to marry you. Ah! Anong sabi mo? Pananagutan at pakakasalan mo ang isang babaeng bayaran na tulad ko? Nababaliw ka na ba? Bakit? Anong masama? I mean, ang mga katulad kong babae hindi pinakakasalan. Hindi ako nararapat sa'yo. Kasi madumi akong babae. Hindi ka bagay sa'kin. Kasi disente kang lalaki. Lovi, wala akong pakialam kahit madilim pang nakaraan mo. Handa kong bigyan ng liwanag ang hinaharap mo. At kung nadumihan man ang puri mo, handa kong linisin. Kung hindi man kayang tanggalin yung dumi, handa akong maging panakip sa duming yun. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Emin. I love you, Lovi. Mahirap bang intindihin yun? Sorry, Emin. Pero hindi kita mahal. Sinungaling ka. Alam kong mahal mo rin ako, Lovi. Hindi kita mahal, Emin. Hindi tayo magpapakasal. Mahal kita, pagkat mahal kita. Inisip nila hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Emin, tahan na.
Santo, Dolly. Ano ba kasi ang problema mo? Sabihin mo nga sa akin, Emin. Handa kitang tulungan. Ayaw niya sa akin, Dolly. She doesn't like me. Ganun ba? Don't worry. Kung ayaw niya sa'yo, nandito naman ako. Dolly? Pumayag ka lang sa gusto ng mama mo na pakasalan ako. And I promise you, Emin, hindi ka naiiyak o masasaktan. Because I will love you with all my heart. Believe me. Okay. Okay. I believe in you. Yes, I'll marry you. Hoy, Lavi. Napapansin ko, ah, nalutang ka ngayon. Bakit? May masakit ba sa singit mo? Ay, joke lang yon. Uy, teka. Nagkatampuhan ba kayo ni Emin? Jen, nagdapat na siya ng pag-ibig sa akin. Eh, yun naman pala eh. Di ba dapat nagse-celebrate ka? Gusto raw niya akong pakasalan after nung gabing may nangyari sa amin. Siyempre, nireject ko ang proposal niya. Aba! Na-doncelia mo na pala si Emin! Ay, pero bakit mo naman nireject yung marriage proposal niya? Diba, mahal mo naman siya? Tsaka ayaw mo nun pakakasalan ka niya at hindi lang basta-basta ibabahay. Sa palagay mo ba, worthy na pakasalan ng isang disenteng lalaki ang isang maduming babaeng kagaya ko? Ano ka ba naman, Lavi? Siguro nga ganito ang trabaho natin. Pero hindi ibig sabihin nun, madumi na yung buong pagkatao natin. Alam mo, yung kalinisan ng puso mo, yun ang important. Yun ang nagdedetermine kung malinis o madumi ang pagkatao natin. Dapat ka naman magmahal. Malinis ang intensyon mo. At higit sa lahat, wala ka namang inaagrabyadong ibang tao. Kaya paanong magiging marumi ang pagkatao mo, no? Jen, anong gagawin ko? Ay nako, girl. Kung ako sa'yo, sundin mo kung anong nararamdaman mo. Kung mahal mo talaga si Emin, huwag kang matakot na sundin ang puso mo. Tandaan mo, ang pag-ibig ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa tao. Kaya huwag mong sayangin yon, Lavi, ha? Emin, ba dinala mo ako sa unit mo? Gusto lang sana kita makasama bagong engagement ko kay Dolly bukas. Ganun ba? Ibig sabihin, eto na ang huling pagkikita natin. No. Huwag kang magsalita ng tapos. Anyway, kaya kita in-invite para ayain ka ng dinner. Ako lahat nag-prepare. Teka, tingnan ko lang sa microwave yung mga pagkain. And then, magdi-dinner na tayo. Mukhang matagal pa yata yan. Oh, mga 7 minutes pa siguro. Para hindi ka mainip, sasayaw muna tayo. Ha? Huh? Don't worry. Marunong akong sumayaw. Wait, magpapatugtog na lang ako ng CD. Favorite mo to, di ba? Ano to? 50 Shades of Grey? Well, let's say, isipin natin na ikaw si Anastasia at ako naman si Christian Grey. Mas gwapo ka kay Christian Grey. At mas maganda ka di hama kay Anastasia. I mean, kung pwede, tayo na lang sana. Pwede naman tayo, ha? Ikaw lang naman ang may ayaw. Ikaw lang nag-iisip na hindi tayo bagay.
Navi, sa pag-ibig naman, di naman mahalaga yung past eh. Ang importante, yung present. Ayoko talagang magpakasal kay Dolly. Kaya kung sasabihin mong mahal mo ako, aatras ako agad sa engagement namin bukas. I mean, ang totoo niyan, mahal kita. Ayoko magpakasal ka kay Dolly. Luffy, huwag mo akong iwan, please. At pinapangako ko sa'yo, simula sa gabing ito, titigil na ako sa trabaho ko. Magbabago na ako para sa'yo. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire. On fire. Yeah, I'll let you set the pace. Dolly, walang engagement na magaganap. Anong ibig sabihin nito, ha? Bakit ngayon ka pa aatras? I mean naman, ipapahiya mo ako sa maraming tao. Engagement pa lang to. Mas nakakahiya kung mismong kasal natin ako aatras. Bakit ka ba umatras, ha? Dahil ba dyan sa syota mong pokpok? What's your word? Bakit? Totoo naman, ha? Alam kong may syota kang pokpok. Nasabi sa akin yung mga katropa mo. Ngayon, I mean, sabihin mo sa akin, ano bang meron dun sa babaeng yun at ipagpapalit mo ako sa kanya? Sige nga! Ano bang may pagmamalaki ng babaeng yun, ha? I mean, maduming babae yun! Wala akong pakialam, Dolly! Hindi mahalaga sa akin kung sino man siya! Ang mahalaga ay mahal ko siya! Ang mga babaeng katulad niya, eh sex lang ang hanap sa mga lalaki! Wala silang alam sa salitang pag-ibig! Ikaw ba? May alam ka ba sa salitang yan? Sa pagkakaalam ko, kaya mula akong gustong pakasalan para sa ikagaganda ng negosyo ng mga magulang mo. Dolly, wala kang alam sa salitang pag-ibig. Kasi makasarili ka! How dare you, Emin! Tapos na ang kalokohang ito, Dolly! Walang engagement na magaganap, and that's final! Ma? How dare you! Ma, I'm sorry. Pero mahal ko po si Lovie. Marami namang ibang babae dyan na pwedeng mahalin! Bakit sa isang prostitute? Ma, ano pong magagawa ko? I love her. Hindi ka nag-iisip! Sa palagay mo, anong magiging buhay mo sakaling siya ang pinakasalan mo? Masisira ang buhay mo! Ma, hindi po ako naniniwala. Kilala ko po si Lovie. Alam ko pong mahal na mahal niya ako. Ang isang babaeng madumi. Habang buhay ng madumi, Emin! Hiwalayan mo na ang babaeng yan. Ngayon din! Hindi, Ma. Hindi ko gagawin yan. Ipaglalaban ko yung pagmamahalan namin. Ma, ilang taon na po akong pumapayag na manduhan niyo ang buhay ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi na po ako papayag. Susundin ko ang sarili ko! Sige, Emin! Magrebelde ka sa akin! Huwag mo akong sundin! Pero itong tatandaan mo, simula sa araw na to, itinatakwil na kita bilang anak ko! I'm sorry, Emin. Dahil sa akin, itinakwil ka ng mama mo. Huwag mo nang isipin yun. Wala akong pakialam kahit itakwil pa niya ako. Ang mahalaga ay sinunod ko yung puso ko. Emin, nakukonsensya ako. Novi, wala kang kasalanan. Ipinaglaban lang natin ang pagmamahalan natin. Salamat, Emin. Alam mo,
Simple lang ang pangarap ko. Ano naman yun? Ang makasama ako? Oo. Ang makasama ka habang buhay at maging asawa ko. Novi, will you accept me as your husband? Will you marry me? Oo naman. Tinatanggap ko, Emin. Lovi. Salamat. I'll promise na magiging mabuti akong asawa sa'yo. Ako rin, Emin. I promise na kasabay ng pagbabago ko ay magiging mabuting asawa ko at ina sa magiging anak natin. Emin, thank you for giving me a chance na baguhin ang buhay ko. Nilagyan mo ng liwanag ang madilim kong buhay. I love you, Emin. I love you too. And I'll always be. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. TLC, the drama special, interactive. Interactive. Involve ka dito. Ang swerte-swerte naman kapwa ni Lovi. Ang swerte niya kasi meron hong taong nagpahalaga sa kanya at nagpatunay na merong true love. Tunay na pagmamahal na kahit anong uri ng pagkatao ho, anong nakaraan mo, eh hindi ka hinuhusgahan. Kaya ikaw kapwa, kung nasasabi mo ngayon na parang, bakit ganun, lagi na lang akong sinasaktan, lagi na lang akong iniiwanan, inaayawan ako, huwag kang mag-alala. Oo, nagkakamali ho tayo, meron tayong mga pangit na ugali, meron tayong mga katangi ang hindi ka nais-nais, kaya tayo iniiwan. Eh bakit? Yung nang iwan sa'yo, wala rin naman siyang maipagmamalaki dahil hindi rin ho naman siya perpektong tao, di ba? Sino siya para husgahan ka? Kaya huwag kang maawa sa sarili mo kapwa. Lahat tayo po ay may dungis, may kanya-kanyang pagkakamali. Hindi lang talaga siya yung taong kayang tanggapin ka kung sino ka. Ipanalangin po na tulad ni Lovi, merong taong magpapahalaga sa iyo ng higit sa pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Kung mahal ka, ano pa man ang iyong nakaraan, hindi ka niya iiwanan. Ano pa man ang nakakadiri mong pinagdaanan, handa ka niyang maintindihan dahil mahal ka niya. Hindi po magiging sarado yung kaniyang utak at lalong hindi magpapadala sa putak ng iba
Na ano ba naman yan? Yan ba ang babaeng ihaharap mo sa altar? Ang dumi-dumi niya? Ano ba ang purpose ng pagsisimba? Ng pagdadasal? Ng pagharap sa altar? Hindi ho ba para humingi ng tawad at malinis po ang ating kasalanan? At kabisyo ka po, wala ho ako nakikitang masama kung si Lovie po yung babaeng ihaharap ni Emil sa altar. Una po, naniniwala siyang malinis si Lovie. At kung pagiging pokpok man ang naging trabaho niya, panigurado akong hindi naman po niya ginusto yun. Kung may choice lang naman siya, bakit niya hahayaang ilang lalaki po yung makasiping niya? At ilagay sa kahihiyan yung sarili niya, diba? Sadya lang ho talagang wala na po siyang ibang choice, kaya yan ang kaniyang naging trabaho. Huwag mo din sabihin sa akin, Kabisyo, na hindi rin Christindera, marami pa kayang choice dyan. Again, hindi ikaw si Lovie. Trabaho lang ang alam mo sa kanya at hindi ang mga pinagdaanan niya. At huwag mo natin po huhusgahan yung mga tulad po ni Lovie. Oo, pok-pok sila, pero para saan? Para po may maibuhay sa pamilya nila. Para makakain sila 3 beses sa isang araw. Nagpapakapokpok sila, ibig sabihin, pokpok sa trabaho, hindi alintana ang sakit na maaaring makuha. Again, para po sa mga taong nakadepende po sa kanila. Kesa naman po sa iba na ang alam lang gawin ay magnakaw, manloko at manggamit ng ibang tao para lang sila po ay yumaman. Mas iisipin ko pa nga, Kabisyo Kapwa, na mas marangal po yung trabaho ng isang pokpok kesa sa mga hangal na magnanakaw na yan o mga hangal na korap na yan na ginagamit ang pera ng taong bayan. Bye! At bago ka po manghusga ng iyong kapwa, tanungin mo muna ang iyong sarili, malinis ka ba? Mahirap kasi sa iba dyan, ang galing-galing po muna sa iba, pero sarili nila hindi po nila maitama. So yun lang, go Lovie and Emil, patunayan nyo hindi lang sa magulang mo kundi sa buong mundo ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Alalalalalong, 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 long lelong, lenglong. Lenglong. Oh, hello sa mga nanonood sa akin ng live ngayon sa Periscope. Ako sira pa rin yung cellphone ko, kaya wala po akong Periscope. Sa akin nga tinatanong eh, kung pwede daw ba isali na lang kita sa Periscope. Paano? Magkahiwalay kami. Nandito po ako umi-airi sa Mindanao. Paano ka nakapunta dyan? Wala, nag-teleport. Ay, naku, nakaka-inlove naman ang story ngayon. Talaga namang ano eh, no? Ito, Sugar Crush. Sugar ayan crush tayo eh. Love me like you do. La la la, love me hard to do. Oy, first time. Weekend at Tekken po. First time kita narinig kantahin niya ng live ah. In fairness, ang taas. Pan na pan kita. Naulit-ulit ka. Nakakaloka ka kasi. Sabi ko parang masyadong tinaasan niya isang octave. Hindi ah. Parang hindi naman ganun kataas yun. Yun sa bagay, yun. Sabi ko na lang sa bagay, natural pa lang. Effort, hindi, effortless lang talaga si ano, si Ellie. Wow. Si Ellie Goulding. So ikaw hindi ka nag-effort? Hindi, effort na effort ako. Siya, effortless siya kung kumanta ng mataas. Ako hirap na hirap. Hindi, mas mataas yung sayo. Che! Except. Anyway, grabe, nakaka-inlovabo ng bunggang-bungga ang story natin today. Diba, hindi kinwestiyon kung ano yung nakaraan niya. Sarap. Kung ilang, hindi binilang kung ilang yes. Lalaki ang naikama yes. Siya. Wala nang tanong-tanong, basta mahal kita, manahimik ka dyan, tak! O, diba? Walang inter-interview. Alam mo yung ano mamata niya, yung mag-explain ka pa lang, tas yung dalire, ilalagay sa bibig mo, pasubsob. Pelikula lang yun. Pwede isa mong pelikula, I forgot. Kasi yung gumagawa sa akin yun yung, ano eh. Ako wala ba? Gusto niyo? Mamaya, gaganunin kita. Iba yung gagawin mo, ipapaamoy mo yung pinaano mo eh. Oh, kinamot ko sa podcast, gagano ko sa nguso yeah. Mo. Yeah. Sabi ko na hindi kita kaibigan. Love me like you do. Harp me Mama harp Tanya, kapag naamoy mo na medyo mabaho. Kuyukot yun. Hindi. Pag naamoy mo mabaho, love me like you do. Love me for what I am. For wow, excuse me. Mamahalin kita kahit ano sa'yo, wag lang yung paamoy mo sa akin puwet mo, no? Excuse me. Hindi. Pero ako, conditional love pala tong akin. Nagbago na pala. Ayan tayo eh. Pero ako mamataan niya, kahit ano pa ipaamoy mo sa akin, kahit yung lubot mo pa, okay lang. Wala naman akong pang-amoy eh. Hindi pa naman ako mahilig manghugas. Okay lang, wala naman akong pang-amoy. Laki-laki ng ilong mo, wala. Oo, matangos lang siya, pero pang display purpose only. Wow.
Eto na nga, dali na. Eto na, basahin alam na natin, nagigigil na sila. Alam ko, excited na kayong maikomento yung mga gusto nyo sabihin. So, yes, the door is open. Yes, and the windows the floor is open. Yes. Sabi ni Mami Nelson Viber, hi, magagandang prinsesa ng drama. Ooh. Ang bawat tao habang nabubuhay, eh may pagkakataon pong magbago. Totoong nagmamahal si Emin dahil ang tunay na pagmamahal hindi pinipilit at hindi rin natuturuan ang puso. Ang totoong pagmamahal ay buong pusong tinatanggap kung ano man ang nakaraan sa buhay mo kapag may tumanggap sa'yo. Yun ang umpisa ng pagbabagong buhay at walang hanggang kaligayahan. More power po sa TLC The Drama Special para hayahay ang buhay. Amen! O diba, tama yun na yun ang umpisa ng iyong pagbabagong buhay. You need someone na hindi ka lang susuportahan ka, yes. Diba? Ito yung turning point. Yun talaga yung turning point ng sa buhay ng tao. Pag may nagmahal sa'yo, may nagpahalaga sa'yo, magbabago bigla lahat eh. Correct! Diba yung kasamaan mo sa buhay, maiiba. Yung pananaw mo sa buhay, maiiba. Yung kasamaan mo, magbabago. And that guy is so lucky kasi, yes, yung babae willing magbago para, correct, sa kanya. And they are meant for each other. Oh my God! Oh my God! They are so pabebe ko. Kasi naniniwala na sila for forever. Sabi naman dito ni Reggie Gorospe Fernandez sa Facebook ng Love Radio Manila, ito lang po yung napulot ko na word sa istorya. Ay, may napulot siya. Diba? Tandaan mo, ang pag-ibig ang siyang pinakamagandang... Kami ang pinakamagandang. Wala, dinadugtong eh. Ang pag-ibig ang siyang pinakamagandang ginawa ng Diyos sa atin. Sa pag-ibig, hindi importante ang past. Ang mahalaga, nagmamahalan kayo at kilala nyo ang bawat isa. God only knows who's the right person for you. That's the destiny of love. Sabi ni Roland Ago sa Viber. Long Ago. Kung yung lalaki naman kaya, papakasalan kaya ng matinong babae? Kung lalaki naman daw, maraming babae in the past, papakasalan naman daw kaya ng matinong babae. Why sabi not? Ni Roland ng Sydney. Why not? Why not? Teka don't lang. Judge us. Oo. Because you're not a judge. Alam niyo, sa totoo lang, ang babae ho, mas madali kami tumanggap pag nagmahal kami. Mas kumpara sa inyo, ang lalaki po, mahirap yan. I-please sila. Ay, ayoko yan. Totoo. Lalo na may ego sila, may mga lalaki na yan. O, di ba binalikan? O, di ba? Sabi sa'yo, huwag niyo kami aawayin eh. Subukan niyo. Isang tingin niyo yung dalit. Dalawa pa kami dito. Oo nga, tama. O, di ba? Totoo yung mama Tanya, di ba? Kasi kami mga babae, martir kaming pinanganak. Willing kaming magpa-under para lang sakupin ninyo. Oo, pero kayo mga lalaki, may mga lalaki kasi na minsan ayaw nila natatapakan yung ego nila. Diba? Pagka feeling mo, marami na nakasaw-saw dyan sa babae na yan, parang, ay, wag na lang, pre. Kadiri yan, pre. O, di ba? Sabi naman dito, ni Yane or Yane Yans sa Facebook pa rin, tama pa, past is past. Hindi naman basihan ang pinagdadaanan o nakaraan. Dahil kapag nagmahal ka at mahal mo talaga, matatanggap mo bilang mahal mo. Kailangang tatag ng relasyon at determinasyon. Mahalin mo ano siya at mahalin mo buo at ang pagkatao niya. Sabi ni MJ Survivor, good PM Ate Tanya, sabi po ng papa ko, ang aso po ay para sa aso, hindi magiging kailanman ang aso sa ibon. Awkward naman po, diba? Pero I think in the context of the story is no judgment. Just love, love, love. Hay nako, nakaka-relate ako. Playgirl ako dati. Maganda tumana to sa atin. Kaya pala may mga naririnig siyang ganyang salitaan sa ama niya. Kaya pala ining ha. Madami na dumaan na boyfriend, pero hindi po ako sumaya. Forever na siguro akong single. Oh. Salamat po. Hindi naman MJ. Don't attract. Huwag mo i-attract. Alam mo, dapat... Si Madam Auring nga. Correct. Kahit tingal ang ilong, nakatagpo. Si Ka-Freddy Aguilar nga. Si Vic Soto nga, ikakasal na uli. Tama. O, diba? At saka, ang ganda ng sinabi niya, no? At saka, kung gusto mo talaga mag-asawa, huwag mo sabihin sa universe na hindi na siguro ako magkakaasawa. Instead, sabihin mo, magkakaasawa ko, naniniwala ako dyan. Tama. Ganon, para ibigay niya sa'yo si Mr. Right. Cupcake ko. Ikaw ba na ang love of my life? Di mapagkasya yung lyrics. Sabi dito, ikaw na ba ang ice king ng cupcake ko? Pagkasya yun. Sorry, hindi ko ba nagagama yung song eh. Pinagkakasya mo ah. Sobra-sobra ka maglagay ng lyrics eh. Sabi dito sa Viber naman, alam nyo po, Hindi pa, kasasabihin mo pa lang. Walang pinagkaiba ang babaeng bayaran sa mga lalaking nagbabayad sa babae. Boom! Ano kayo ngayon? Madumi sila. Ano, ha? Sutukan na lang. Baka mga yung tenga. Ayoko nga. Gusto ko itutut. Bastos.
Sabi tutut. Ko na yung mga gusto mong hawakan yung nguso, eh. Ang tutut. Nguso. Oh, tutut. Binago ko na, bakit? Oh, grabe, sinensored mo pa. Para blank, fill in the blanks. Oh, sige, sige. Sabi dito, madumi sila pareho kasi kung kani-kanino sila nakikipagtalik. Ganun pa man, lahat ng tao ay pwede magbago at mag-umpisa ng panibago. Ang ganda. Don-don guwapo po ito ng QC. Pakibati si Mark na nasa harap ko kasabay kong nakikinig habang nagtatrabaho. Thank you po! Thank you po! Salamat sa inyo, Don Don at Mark. Don Don, Bridges! Pulling down! Pulling. Pulling. I-pull natin ay, yan. So, ay, may mag-VVM pero wag ko na daw banggitin ang pangalan niya. Tingnan natin kung bakit. Niya bakit kaya? Katulad ko, dati po rin akong ganyan. Oh. Tago niyo na lang po ako sa pangalang Apple. Ngayon po, meron na po akong tatlong anak at meron na rin po akong matinong asawa. Kaya huwag niyo pong sabihin na porket ganun po ang naging trabaho dati, eh hindi na po pwedeng magbagong buhay. Salamat po! Ang galing-galing! Diba? Galing. Apple, good luck and God bless ang katuwa. Nakatatlo ka ng anak, diba? And we are so happy for you. Eh, kasi nandyan ka na sa face ng buhay mo na, alam mo yun, yung tapos ka na dun sa madilim mo nakaraan. Ngayon, happy-happy na lang. Diba, may ibig, taong tumanggap. Grabe, nakakatouch. Ibig sabihin, mamata niya, hindi habang buhay madilim. Darating ang araw, sisikat din. May liwanag din ang buhay. Dadaloy din ang ginawa. May hilan. Sasabihin ko pa lang yun eh. Eto na, pakinggan naman natin ang kanyang Facebook name. Ching Chuala. Ching Coiling. Kasi Chinese character. O paso. Nakasalamin niyang babae? Oo. Okay. Hi Miss Christine and Miss Tanya Chinita. Tama, kung di ka mahal, kung hindi para sa 'yong lalaki yung kahit ano pa yung pinagdaanan mo, dapat natuto ka niyang tanggapin. At kung talagang kayo para sa isa't isa, kung saan ka pa man ang galing, hindi ka niya iiwan. Yun lamang tama, po. Tama. Hindi kita! Ka niya! Ano makanta? Oh, yun lang. Oh, isa pang voice message. Isa pa. Ay, napasalamat yung si Apple kanina, yung BM. Oo, ay mag-send pa kayo ng voice message, ha? Send pa kayo kasi naghahang. Wait lang. Teng-teng-teng-teng-teng-teng! Sa SFM Manila ay nag-VM din si Mark Andre. Ang ganda. Linaw, ah. Oo, sabi ko naman. Oo, yun din naisip ko kanina. Ang ganda, no? Ay, grabe. Naramdaman ko yun. Ay ganun ba? Natots talaga ako. Ay, ayaan mo na yun. Oh, grabe talaga, eh. Next. Yes. Gina Ro. Umasa ka talaga, eh. Mama Kapatid, Mama Tanya, ang cute-cute po talaga. Idol ko po kayo. Thank you. Sana po makuha niyo po itong voice message ko. Kasi po para po sa akin, ang pagmamahal po, ay hindi po tutubusan ng mga kayamanan po yan. Kusa po nararamdaman yan. Pag nakasama mo isang tao, iisipin mo, hindi pong nakaraan na. Tama po, kasi ang nakaraan po, nakaraan na. Ang dapat ngayon, ang sakit po yan. Yun lang po, Mama Tanya. Thank you po. Salamat po! Mula naman kay Nailana Isaneg Zare, pasok. Ay, baliktad yung pangalan. Hello mga pretty girls. Hello. Ano nga pala si Annalyn. Ayun, Annalyn. Actually, about do sa quotes for today, parang swerte naman ng babae pag may tumanggap pa sa kanya sa mga nakalipas niya, pero most of the time kasi sa mga lalaki, pag alam nilang gano'n ang work mo or ganun ang nakalipas mo, parang pinagsasamantalahan. Pero sana wag, no? Nga. Salamat, Annalyn Perez. Ito pa si Ropay Reyes. Pakinggan natin. Goer. Hello din lang, Mama Tanya. Pabati po kami dito. Ay, pabati lang. Ito na lang. Sabi dito sa Viber, iyan talaga po ang tunay na pagmamahal. Walang kadudad-duda. Huwag lang sisiraan ng babae kasi... Wag lang sisirain ng babae kasi yan, pagmamahal na yan, ang nakakamatay. Tama. Pabati naman po dito sa Bahrain, ang Tukuza family at hello ang mahal po. Kong si Zuena. Hello, Tanya. Di balin pokpok ka. Mm-hmm. Malinis naman ang puso mo kaysa isa ka magnanakaw. Hindi mo naman kayang linisin ang buhay mo. Correct. Kasi ang sakit mo na yan, di ba ate? Oo, sabi nga dito, kahit marumi ang kanyang trabaho, may karapatan pa rin siyang magbago. Wag basta husgahan. Paki-great. Paki-great. Kay Gerson Danton.
Gerson Danton sa Peso Hill. Nakikinig po ako dito sa Qatar from Annabelle Guerrero. Thank you, Ate Tanya. Yan po ang tunay na pagmamahal. Kahit ano pa ang pinagdaanan ng girl, tunay matagalag, talaga siyang mahal ng boy. Walang pangalan, sayang naman. Sabi naman dito, maging sino ka man pinatunayan ng drama ngayong hapon na tama ang kantang maging sino ka man. Mahirap kalabanin at suwayin ang sinasabi at idinidikta ng puso. Sino ka man, ano ka man, basta mahal mo, ipapaglaban mo. Ipaglalaban mo! Hanggang sa dulo ng totoo! Sabi nila isa sa Viber, hamisa niya, napakaganda naman ho ng kwento. Sana sa amin. Lahat ng lalaki katulad ni Emin, yun yung true love. Minsan lang sa lalaki ang kagaya ni Emin, may respeto at nagmamahal na totoo, maging sino man si Lovie. Lahat ng tao may karapatan magmahal gaya ni Lovie. Pass is pass, importante yung kasulukuyan at tinaharap. Liza, thank you. Truth labels, eto na nga pang mga nagsibida ngayong araw na ito. Lovie, Maria Moreno po ng Yes FM Manila. Emin, Diego Bandito, Love Radio Manila. Si Jan Rakitera po ng Love Radio Manila. At Bruno Mars ng Yes FM Manila. Bruno lang. Si Renz, Rico Pañero, Yes FM Manila. Mother Missy sa Yes FM Manila. Si Dolly Rica Hera, Yes FM Manila. At mula po sa panulat ni Krishna Senga, sound engineer, Jason Sagon, musical scorer, Danny Frias, directed by Diego Bandido. Tomorrow, Wednesday yon. Yes. Magkaridigan muli tayo sa panibagong kwento dito po sa GLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Nakapiling nga po maariba ang DJ na may K sa Love Radio Manila. Ako po si Christine Dara. Mula mo po sa Yes FM Manila, ang DJ po na may tita, Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Isa ko po ang drama mo. Isa ko po ang yamutan. Drama na! TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito.